tungkol pa rin sa usapin ng mandatory drug testing sa mga tauhan ng gobyerno. Ano naman kaya ang mangyayari sa empleyadong nagpositibo sa test kung hindi siya susunod sa rekomendasyon kaugnay sa kanyang rehabilitasyon? Ibabahagi yan at iba pa sa CSC in Action. Narito po. Magandang gabi, Pilipinas. Tayo ngayon ay nabigyan ng pagkakataon upang tugunan ang inyong mga katanungan sa mga programa at polisiya ng Civil Service Commission. Ako po si Chairperson Carlo Nograles para sa CSC in Action. Sir, paano po kapag hindi sumunod sa prescribed intervention or rehabilitation ang isang government employee na nag-positive sa random drug test? Papatawan ng grave misconduct ang empleyado na identified as experimenter o occasional user kapag hindi sila sumailalim o kaya hindi nila natapos ang guidance counseling o kapag hindi sila nabigyan ng certificate of completion. Ganun din ang ipapataw sa chronic user kapag hindi siya sumailalim sa rehab o kaya hindi natapos ang program o hindi siya nabigyan ng certificate of completion with clearance sa kanyang rehab program. Grave misconduct din ang ipapataw sa empleyado kapag gumamit siya ng illegal na droga habang sumasailalim sa intervention o rehabilitation. Sumagot naman tayo ng isang katanungan mula sa aming Facebook page. Gustong malaman ni Kay kung magkakaroon ng step increment ang isang incumbent employee kapag nakapagkamit siya ng master's degree. Una sa lahat, ano nga ba ang step increment? Ito ay ang step-by-step na pagtaas ng sweldo ng isang kawani sa salary grade allocation ng kanyang posisyon. Halimbawa ng step progression ay salary grade 13 step 1, salary grade 13 step 2, and so on hanggang step 8. Para sa inyong katanungan kay, oo, pwede ito, ngunit ito ay applicable lamang sa public health workers. Sa ilalim ng DBM-DOH Joint Circular No. 1 Series of 2016 at Section 24 ng Magna Carta of Public Health Workers, pinahintulutan ang pagbigay o pagbibigay ng one-step increment sa mga public health workers na nakapagtapos ng postgraduate degree tulad ng master's degree at doctoral degree. Ito ay bilang pagkilala sa pagpupursige ng kawani na makakamit ng professional advancement. But for all other public officials and employees, ginagawad ang step increment batay sa dalawang dahilan. Una, due to length of service. One step increment every 3 years ang binibigay sa isang empleyadong nakapag-render ng continuous satisfactory service sa kanyang posisyon sa loob ng 3 taon. Pangalawa, due to meritorious performance. Kapag nagkamit ang empleyado ng 2 magkasunod na outstanding rating sa 2 rating periods within a year, 2-step increments ang kanyang makukuha. Kapag naman isang outstanding at isang very satisfactory rating o 2 very satisfactory rating sa loob ng 2 rating period sa 1 taon, 1-step increment ang ipagkakaloob sa empleyado. Ngunit ang maximum number of employees sa isang ahensya na maaring bigyan ng step increments due to meritorious performance sa 1 taon ay 5% lamang ng total incumbent officials and employees. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa aming mga opisina at social media channels. Pwede ring sumangguni sa contact center ng bayan. Hanggang sa susunod nating talakayan, mga isyu ay tutugunan. Mamamayan muna, CSC in Action. Ako po ang inyong lingkod, Chairperson Carlo Nograles.